Kailan nakataas sa red alert status ang Lagayan, Abra, kung saan na itala ang sentro ng magnitude 6.4 na lindol kagabi. Ilang kalsada at gusali sa probinsya nakitaan ang bitak kasunod ng pagyanig. May ulat si Breves Bulsao ng PTV Cordillera. Nagpapatuloy ang assessment ng Abra Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa naging epekto ng magnitude 6.4 na lindol kagabi. Nailista ng FIVOLCS ang sentro ng lindol sa Lagayan, Abra, na nakataas na ngayon sa red alert status. Sa huling tala ng Abra PDRRMC, 21 individual ang nasugatan, 56 na bahay naman ang nasira, habang 58 paaralan din ang nasira sa pagyanig. Ayon kay PDRRM Officer Arnel Valdez, walang gaanong epekto ang lindol sa lalawigan, ngunit marami pa rin ang apektadong istruktura. Kabilang dito ang gumuhong bahagi ng Iglesia Filipina Independiente Church sa La Paz, Abra. Yes, actually, the Provincial Engineering Office dito po sa province ay gumagala na po at sila na po ay tumitingin sa mga public, school. Pero po sa LGO, meron po naman tayong emblem doon kasama ng planning officer, kasama ng municipal engineer, MSWDO at planning officer. Sila po yung nag-check up. Another suspension po sa lahat ng antas ng klase. From kinder, elementary, high school, and college, private and public po, walang pasok, pero may trabaho po. Dalawang national road ang nakasara sa mga motorista dahil sa rock slide sa ilang road sections. Natulog na lang ang mga residente sa mga kalsada at evacuation centers. Hindi pa sila pinapabalik sa kanilang mga bahay hanggat hindi nasisiyasat ng mga otoridad. Nasira din ang water system sa Lagayan. Ngayong araw, personal na binisita ni DSWD Secretary Erwin Tulfo ang probinsya ng Abra at personal na inihatid ang immediate cash assistance sa 7 nasugatang individual sa Lagayan, Abra. Bawat isa ay nakatanggap ng 5,000 pesos. Nakapagbigay na rin ang Department of Social Welfare and Development Cordillera ng family food packs at modular tent sa mga apektadong residente. Yung pinaka-immediate need, of course, is the possibility of modular tent. So we have enough supplies sa Abra. We still have around 256 modular tents sa Abra at we still have enough family food packs sa area kung kailangan mag-augment sa ating mga local government unit including sa PSWDO. Hindi na po hintayin yung mayor na mag-request kundi sila na po ang pupunta o kaya pupunta na mismo yung mga SWAT o DSWD sa kanilang lugar. Breves Bulsao para sa Bayan.